Panginoon. Buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, andog ng Diyos Satanas. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pasaluhan ang kaligtasan, andog ng Diyos Satanas. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Pinagdiriwang natin simula ngayong Sabado ng hapon na ito bilang bahagi na ng araw ng Linggo, ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno, Corpus Christi. Paalala na ang siyang tinatanggap natin sa banal na misa, sa komunyon, ay ang tunay na katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno, bagamat hindi nagbabago ang pagiging tinapay at alak ng siyang tinatanggap natin. Pero higit pa ron ay ang tawag na dahil tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, tinatanggap din natin bahagi siya ng ating pagkatao. Bahagi rin tayo ng kanyang katawan bilang isang simbahan. Kaya't ang pananampalataya sa ating araw-araw na pamumuhay, dala natin hindi lamang ang ngalan at dangal ng simbahan bilang mga Kristiyano. Subalit higit sa lahat, tayo ang katawan at dugo ng ating Poon, lalong-lalo na sa mga bagay na malayo, sa mga taong tumataliwas, sa mga taong nalilihis sa landas patungo sa Diyos. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, unang-una ay aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinaluludan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoon.
ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka, maawa ka sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Sa kanalang Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob na 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang
na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kaya'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo, ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod, ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwad. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila bating ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, isa lamang ang tinapay, tayo'y isang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila.
Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kunin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Tinatanggap ba natin ng buong buo ang ating poong Jesus Nazareno? Nung mabata-bata pa po ako, nasa seminaryo pa ako, high school po ako nito, no? Yung ideya, yung kaisipan ng kung ano ang ibig sabihin ng banal, eh nabago. No, noong ako ay pumasok sa seminaryo hanggang sa naging pari ako, no? Akala ko dati yung mga banal, yun lang mga madalas sa simbahan, no? Kasi kami noon, hindi naman kami talagang araw-araw nagsisimba, no? Tuwing Linggo lang kami, wala kaming sinasalihang kung ano mang yung mga kami mga nasa pamilya, no? Wala namang sinasalihang aktibong organisasyon, di naman nagsuserve. Siguro mga dalawa, tatlong taon lang ako naging altar server at sa school, kung ano yung hinihingi sa eskwelahan, no? Pero bagamat may ganoong connection sa simbahan, akala ko yung mga banal nga ay yung mga araw-araw aktibo sa simbahan, laging nagdadasal, no? Walang ibang sinasabi, walang ibang salita, walang ibang libro ring binabasa kundi ang Biblia, no? Hindi makabasag pinggan ang itsura. Pag nagdadasal, kailangan pang nakaluhod, nakapikit ang mata, nakakunot ang noo. Iyon ang ibig sabihin ng banal. Pero sa paglipas ng panahon, para bang napapansin ko na baka hindi lang yata sa simbahan. Bagamat mahalaga ang lahat ng ito, hindi lang ito ang itinuturing nating kabanalan. No? Baka hindi lang ang pananampalataya na nakikita sa maigting na debosyon ang pag-unawa ng kabanalan. Bagamat totoo, at siguro marami sa atin, ganun pa rin ang pag-unawa. Pero, para bang kulang? Kulang kasi hindi naman 100% ng ating buhay ay tungkol sa pagdarasal. Kulang dahil hindi naman dapat din tayo nakatira sa simbahan. Kulang dahil may pang-araw-araw tayong pamumuhay. At siguro po kung ating bibigyan ng pagpapahalaga yung ating dakilang kapistahan ngayon, katawan at dugo ni Kristo, Corpus Christi, ay may maaaninagan tayo, may mauunawaan tayo ng mas buo at mas malawak sa ibig sabihin ng kabanalan. Itinatagpo ang dakilang kapistahang ito bilang pagpapaalala sa atin na unang-una
bilang isang simbahan, tayo ay ang katawan ni Kristo. Siya mismo ang nagsabi nun. Sa ating pagtanggap ng banal na komunyon, inaalala natin ang unang pagkakataon na inialay ng Poong Hesus Nazareno ang kanyang katawan at dugo sa uri at anyo ng tinapay at alak sa piging. Ang ibig sabihin, nagsasama-sama yung mga apostol. Hindi sila nahihiwalay sa bawat isa. At sa pamumuno ng ating Poong Hesus Nazareno, pinaghatian nila ang tinapay at alak na siya ring katawan at dugo ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya hindi po tayo kumakain ng laman ng ibang tao. Hindi rin tayo umiinom ng dugo ng ibang tao. Hindi tayo bampera, hindi tayo aswang. Kinakain natin ang katawan at dugo ng ating Poong Hesus Nazareno sa anyong tinapay at alak. Isang pag-alala rin na bago pa man dumating ang ating Poong Hesus Nazareno, ang piging, ang pagsasalo-salo ay paalala ng kabutihan ng Diyos na nagligtas sa bayan ng Israel dala ng pagmamahal. Kaya kapag tayo'y tuwing nagsisimba, kapag tayo'y tuwing nangungumunyon, yung mga yan, lahat yan, binabalikan natin. Yung lahat ng yan, nagiging o nangyayari sa kasalukuyan. Kaya kapag tinanggap natin ang katawan ni Kristo, anong sagot natin? Amen. Naniniwala tayong ang tinapay at alak, hindi naman binago yan. Tinapay pa rin yan, alak pa rin yan. Subalit, sa parehong pagkakataon, ay iyan din ang tunay na katawan at dugo ng ating Poong Hesus Nazareno. At tinatanggap, pinapapasok natin siya sa ating buhay kung paanong nagiging bahagi ng katawan natin ang kung ano mang kainin natin. Sa komunyon, may tunay na unyon, tunay na pagkakaisa ng ating mahal na Poon at ng ating mga sarili. Pero hindi sarili bilang nag-iisa sa mundo, sariling binuklod niya. Kaya nga sa simbahan, magkakasama tayo. Kaya nga sa simbahan, nagtitipon tayo. Hindi lang tayo mga taong wapakels, no? Walang pakialam sa kung sino man ang katabi natin. Tayo'y mga taong binuklod. At kapag sabay-sabay tayong tumutugon, sabay-sabay tayong nakikinig, sabay-sabay tayong nagdarasal, tayo'y nabubuklod bilang isang simbahan. Kaya kapag sinabing Corpus Christi, katawan at dugo ng ating Poong Hesus Nazareno, hindi lamang ang tinapay at alak sa komunyon na ginawang katawan na ginawang katawan at dugo ng ating Poon. Ang siya rin katawan at dugo na natitipon sa simbahan, kaisa sa lahat ng simbahan sa buong mundo. No? Kaya nga, isa tayong kapatiran. Ito yung tunay na fraternity at sorority. Dahil sa Diyos, tayo'y nakikiisa. Hindi lang mga karaniwang proyekto, hindi lang parang karaniwang tatak. No? Ang tatak natin ay walang iba yung kundi sa pakikiisa. Salo natin sa piging, sa pakikiisa sa ating Poong Hesus Nazareno. Kaya nga tayo nagsa-sign of the cross, hindi lang yan brotherhood sign. No? Tulad ng mga prat, may mga brotherhood sign sila. Pag sinabi natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, yung ipinako sa cross na yan, yung Diyos na sinasampalatayanan natin, ibig sabihin, kaisa natin siya. At kapag kaisa, ibig sabihin na sa araw-araw nating pamumuhay. At yun nga ang ikalawang punto ng Corpus Christi.
sa ating araw-araw na pamumuhay, tayo ang Corpus Christi. Tayo ang buhay na katawan at dugo ng ating poong Jesus Nazareno. Dinadala natin siya sa ating araw-araw na pamumuhay. Pag-uwi mo sa bahay, pag time in mo sa trabaho, pag pumupunta ka sa mall, pag pumupunta ka sa palengke, pagkausap mo ang iba't ibang tao, dala mo ang katawan ng ating mahal na poon. At ano ang inaasahan sa atin? Ano ang panawagan sa atin? Katulad ng ginawa ng ating poong Jesus Nazareno, ganun din sana ang ginagawa natin. Nagpakain ng gutom, nagpagaling ng may sakit, nagpatawad ng mga may kasalanan, inialay ang buhay para sa kabutihan ng lahat. Ganun din tayo. At sa tingin ko po, kung ganito yung pag-unawa natin sa ating relihiyon, sa ating paniniwala, mas magiging malawak ang pagiging banal. Hindi lang ang madasalin, hindi lang ang palasimbahan, hindi lang ang paladasal ng debosyon. Makikita natin, ang tunay na banal ay tunay na tumutulad sa Panginoon. Ang tunay na banal ay maayos na sinasagawa ang mga bagay-bagay. Ang tunay na banal ay may paninindigan sa kung ano ang tama at nararapat. Ang tunay na banal, nag-iisip kung ano dapat ang ginagawa. Pinagninilayan ang bawat pasya sa buhay. Ang tunay na banal, yung nagsusumikap na mabigyan ng maayos na buhay, hindi lang ang sarili, ang mga kakilala, ang mga mahal sa buhay, pero ang komunidad, ang bansa. Ang tunay na banal, pinaglalaban ng siyang tama, ang siyang makatarungan. Ang tunay na banal ay siyang may mabuting pananalita. At kung magkulang man sa lahat ng iyon, ang tunay na banal ay tinatanggap ang pagkakamali, humihingi ng kapatawaran, hinahayaang maitama at itinatama ang kanyang landas. Ito po ang pagiging katawan at dugo ng ating mahal na poon na siyang tinatanggap natin sa banal na komunyon, na siyang tinatanggap natin sa pagiging kasapi ng simbahan. At ito pong kabanalan na ito na ating pinagsusumikapan ay siya ring ating ipagdasal bilang biyaya sa pagpapatuloy ng banal na misa. Na sana ang pananampalataya natin ay humuhugis at bumabago sa buhay natin. Wala nang ibang tinutularan kundi ang buhay na ating poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inialay mo ang iyong buhay para sa aming kapakanan. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos na kanyang katawan, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama
sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng kanyang pagpapala at biyaya. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga pananadaliang bagay na nakapapawi sa paggutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggang ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumaos sa piling mo. O Diyos naming Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa na ito handog ng bayang umaasa sa sumasambat na nagmamahal sa'yo. Mahal namin sa iyo Ama, ang sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak,
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo na sa ating pagtanggap ay nakikiisa tayo at nakikipagkaisa tayo sa Kanya. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Just
announcement. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 a.m. to 5 p.m. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Bukas, araw ng Linggo, ay ipagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakramento, Eucharistic Procession, pagkatapos ng ikatlo na hapon na misa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo't higit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Ministry of Holy Communion, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Magdala po tayo ng kandila. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling naming kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay, na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawa't dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa inyong lahat.